Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating papasadahan ang pinakamainit na nangyari sa kanilang match, ang game number 2 tiebreaker rapid game na ito mga kamatsyas. Dito nagkapisa ka na. Okay, white dito si Magnus, black si Duda. Tingnan na kagad natin. Magnus played e4, Duda played c5, nag-Sicilian, nag-knight f3, nag-d6, nag-bishop b5 check, nag-rosolimo, nag-bishop d7, capture, queen takes d7, at dito, nag-castle, nag-knight f6 develop, may tempo attack sa e4, ang ginawa, nag-queen e2, yan ang ginawang pinakapang depensa, nag-knight c6 para develop, control syempre ang sentro, nag-c3, ayan, para makapag-d4, nag-e6, nag-d4, ayan, buuhin na ang ngipin ng sentro, kumapture, c takes d4, at sa teorya, nag-d5 talaga ang black dyan. Ano dahilan? Para ang puti ay mag-e5 at papasok ang knight sa e4. Yan talaga ang pinaka-book line yan, main line. Dito mga kamatsyas, baka mapatanong kayo, Coach, ano mangyayari pag kinapture ang pawn sa d5? Pwede naman yan. Ang mangyayari, knight ang pangka-capture at dito, meron nga lang IQP or isolated queen pawn ang white, na medyo nagiging problema yan long term. Bishop e7, then bishop f6, mga ganon, castle. Okay, tatargetin talaga or pipilahan talaga yung pawn sa d4. Yan ang magiging long term problem ng white. Pero meron din namang mga player talaga na gusto may IQP para medyo bukas ang posisyon at magulo. Pero dito, ang pinili ni Magnus ay nag e5, kinulose na lang niya ang sentro. Nag knight e4, pasok. Nag knight bd2 para ma-neutralize yan. So dito mga kamatsyas, kung bakit sa dito pumunta, di ba? Paano kung sa c3 pumunta? Ito kasi ang disadvantage niyan. Kakapture, magkakaroon ng long-term problem ang white dito. Kasi tatargetin niyang pawn sa c3. Magbibishop e7, tapos magkakastle, then rook fc8, rook c7, rook ac8 hanggang sa atakihin talaga yung pawn sa c3, ma-pressure talaga. Tapos magda knight a5, knight c4, mga ganong idea. Okay? So, sa madalas sa pagkakataon, bumabagsak yung pawn sa c3 pag ganyan ang nangyari. Kaya dito, ay knight bd2 para ma-neutralize ang knight, nag-knight takes d2, nag-bishop takes d2, at dito, nag-bishop b4. Ayan. So, medyo unusual yung bishop sa b4, pero bookline pa rin naman. Kasi dito ang kadalasang ginagamit bishop e7. Simpleng bishop e7 lamang, then ang white ay magbibishop f4. Ayan. Pero dito, nag-bishop b4, second line ang pinili ni Duding. Ang ginawa, nag-bishop f4. Ayan. Sinunod pa rin ni Magnus ang natural na pattern, bishop f4, pero yan ay novelty na. Okay? So, may pinag-iba yan sa ang bishop na sa e7 sa b4. Okay? Kasi dito, nangyari na before, noong 2016, inaccept yan eh. Tapos knight takes b4, nauwi sa tabla. Okay? Popost ko na lang ang link niyan sa description below. Tabletas nangyari pala dyan, no? So, dito, nag-bishop f4, novelty, nag-castle, nag-queen d3. Ayan, parang idea, masuportahang dagdag ang d4, then meron ding knight g5, may mga threatening matchas na makakapagpawiken, makapagpapahina ng kingside. Inagapan naman kaagad ni Duda, nag-bishop e7, nag-a3. Kasi dito mga kamatsyas, kung itutuloy pa rin ni Magnus, knight g5, tatagpasin lang yan. Tagpas. So, lalabas dito, bishop versus knight, equal pa rin naman. Yun nga lang, medyo kulang na sa galawan ng puti, no? Kasi bishop na lang natira. So dito, nag-a3, pinireserba muna yung mga pyesa. a3 muna, idea, magbi-b4 para ma-prevent yung coming knight b4 na pang-istorbo sa queen sa d3. Ang ginawa, nag-rook ac8. Ayan, syempre, nagbabadya talaga ng magandang control sa c-file. Nag-g3. Ayan, interesting yung g3. Oh. Ano idea? h4, king g2, a-atake, rook h1, h5, a-atake sa king side. Ang ginawa, nag-knight a5, nagpasimula na magparamdam ng pressure. Si Duda, may idea, queen a4, knight c4, ang dami na, no? So dito, nag-b3. Para walang queen a4, wala ring knight c4. Then, nag-queen c6. Ano idea? Siyempre, kumbaga maaari, makaka-queen c2, gagawin yan.
Ang ginawa, nag-bishop dito. Para may tempo attack sa knight, nag-queen b6, sinuportahan ang knight, may atake rin sa pawn sa b3. Ang ginawa dito, nag-rook fb1, so tiyaga munang depensa sa pawn sa b3, nag-a6, ayan, kumunachi rin. So islog-islog lang, king g2, islog-islog ang time, nag-knight c6, binalik na, pinihit na ang knight, siguro naghahanap na magandang pwesto ang knight na yan. Nag-rook e1, nag-queen b5, ayan, naghamon. Yan pala ang idea ng knight c6 ni Duda, para maka-queen b5 siya. Kasi nga naman, kung may knight sa a5, hindi pwede yung queen b5. Kakapture and capture, and then kakapture rin yung knight sa a5. Paki-imagine nyo ha, kaya pala iniwas na kaagad yung knight. Naghamon ng queen to queen, inayawan ni Magnus. Bakit? Kasi, kung kakapture rin yan, capture, oo nga, double pawn dito ang black. Pero, mag-rook a8 yan, mape-pressure naman yung a-pawn ng puti. Yan ang idea niyan, mga kamatsyas. So, may kapalit na idea eh. Kaya ang ginawa, nag-queen b1, atras lang, then nag-rook c7. Yan. So, ito yung moment ng tamang islog-islogan. Basahan ang posisyon, ano yung tamang posisyonan. Ito yung kailangan ng energy, mga kamatsyas. Kasi, paghahanda yan eh. Okay, wala pang ata-atake, rook c7. Ang idea, mag-rook fc8. Diba? Forma-formahan lang. Nag-h4. Nag-rook FC8, nag-rook A2. Ano idea? Para kasi nakadoble na yan, baka mamaya umalis yung knight, eh maka-rook C2, inagapan kagad, nilagyan ng rook sa A2, nag-A5. Ano idea dito? Mag-A4. Okay, para talagang magkabutas-butas ang queenside ni Magnus. Nag-rook H1, nagbadya na na-atake sa kingside, nag-A4, at dito nag-B4. Kasi dito mga kamatsyas, kung kakapturin ang pawn sa A4, kakapturin lang yan. So, mawi-weak yung pawn sa A3. May posibilidad bumagsak yan. Okay, so dito, pinanatiling kahit papaano safe. Yun nga lang, yung C4 butas na. Ang ginawa, nag-H6. So, prophylactic lang din para walang bishop G5 or knight G5 timing. Ang ginawa dito, nag-bishop E3 lang. Nag-knight A7, ayan na. So talagang binuksan na ang napakalakas na c-file. Nag-bishop dito, bumalik. Parang nakiramdam lang din si Magnus, no? Nag-queen E2. Interesting ang pasok na yan, mga kamatsyas. Nandyan na nga ang tore, pinasok pa ang queen dyan. Malalim, no? Ang ginawa, pinaalis lang. Nag-rook E1. Kasi dito, baka mapatanong tayo, eh coach, aalisin lang ang bishop, may atake na sa queen na. Paano kung humataw dyan ng sacrifice? So magkaroon ng discovered attack sa queen. Meron daw rook C2. Sasalagin lang ng tore na pag kinapture, capture, may atake sa pawn sa F2. Yan ang matindi dyan, mga kamatsyas. So kapag naman halimbawa pagpalagay natin, mag bishop E3, then mag the knight B5. Okay, hindi pa kasi pwedeng capture nito eh. Mabibitin pa tore. Pero pag knight B5, yan ang malakas. So may atake naman sa pawn sa A3. Sunod-sunod ang combo niyan, mamaya mga kamatsyas, malakas 'yan pagka ganyan. Pag tinuloy pa, no? So, 'yan ang compensation niyan kung ang gagawin ng puti ay bishop takes h6. Pero nag-rook e1 nga si Magnus, napa-atras queen c4, nag-rook e3. Ang idea mag-rook c3, maaring gusto talagang itaboy ng itaboy ang queen, palayo. Nag-knight b5 para walang rook c3, then pressure na rin sa pawn sa a3. Ang ginawa, nag-rook d3 dahil pag knight b5, syempre may atake din sa pawn sa d4. So nag-rook d3, pang depensa, nag-rook c6. Inay niyo, grabe. Oh. Islog lang, no? Nag-rook b2, nag-bishop d8. Yun pala idea ni Duda. Ang galing, no? Pag-rook c6, ang idea niya, pihit bishop, ilalagay sa b6 para kuntiryahin talagang madiin ang pawn sa d4. Ang galing, good move yung bishop d8. Nag-g4, para manggulo-gulo naman sa kingside, nag-bishop b6, nag-bishop e3, obligadong extra support, nag-knight c3. Ayun, dahil nawala na nga ang bishop, nakapasok na ang yokabab, nag-queen f1, nag-queen b5. Ano idea ng queen b5? Kasi may idea kasi na maaaring mag-rook c2, mapipin ang knight sa queen. So iniwas muna, nag-rook c2 na nga, then nag-knight e4. Okay, mula sa A7, pumihit, sa B5, C3, nakarating na ang knight sa E4.
na syempre alam natin na ang knight ay mas malakas kapag nasa sentro. So nag-rook take c6, nag-rook take c6, nag-rook d1, naghamon na ng queen to queen, hindi tinanggap ni Duda, nag-rook c4, tinakpan niya muna. Pero dito raw, ang best move talaga ay knight c3. So lamang na ang black dito mga kamatsyas. So kapag kinapture, capture, eh threat nga naman yung pawn sa a3. May tempo threat eh. Hawak ng black yung c5. Na kapag nag-rook a1, may rook c3. So hindi na pwedeng mag-bishop c1 kasi pag bishop c1, eto naman ang babagsak. May ganyan naman. So end wines na yan sa black. Okay? At dito, kung ang gagawin naman ay simpleng rook c1, mayroong queen takes f1 check, king takes f1, then pihit pa rin knight b5. Capture, capture, papaano ngayon? Dedepensahan ang pawn sa a3. Kapag nag-bishop c1, eh, ito naman ang babagsak, yung pawn sa d4. Okay? So, yan ang laman niyan mga kamatsyas. Pero, hindi nga ginawa ni Duda eh. Nag-rook c4 siya, nag-knight d2. Ayan, para mapaalis na ang strong knight. Kumapture, rook takes d2, nag-queen c6. So, dito mga kamatsyas, eh mas good ang bishop ni Duda kumpara kay Magnus. Yan ang comparison niyan kasi nga ano eh, ang bishop ni Duda, ang mga pawns halos lahat nasa puti. Yun daw ang good bishop eh. Samantalang kay Magnus, napapaligiran siya ng mga dark squares na pawn. Okay? So yan ang diferensya niyan. Ang ginawa, nag-queen e2, nag-rook c3. Ayan na, inatake na yung weak pawn. Nag-rook a2, dinipensahan. Pero hindi na raw dapat depensahan yan. G5 na daw, makipagsabayan. Sabi ng computer. Ito ang continuation. Capture, capture. Queen C4. Queen G4. Rook C1. Parang idea. May Queen F1. Mga likot-likot check. Rook D1 harang. Capture, capture. Then G6. Queen takes A4. King G7. Queen A8. Yan ang binigay na continuation dito ng computer engine. So okay pa rin ang white dito mga kamatsyas. Pero dahil nag-rook A2 si Magnus, ininda niya ang pawn sa A3, nag-bishop D8. Ayan, inatake naman yung pawn sa H4. Kaliwat kanan, ano? Nag-G5, binarhan, H takes G5, nag-H takes G5, at dito, nag-queen C4. Yan ang good move. Napakaganda ng tira na yan, mga kamatsyas. So, lamang na si Duda dito. Queen takes C4, nag-D takes C4. Potential powerful pass pawn. Ang ginawa, nag-D5. Ayan mga kamatsyas. So yung D5 daw na yan ay napaka-risky ng tira na yan. Ano? So ang tira lang daw dito, G6 lang. Na kapag kinapture, then magkiking F3 lang. So computer, malalim eh. No? Pero tingnan natin yung sacrifice D5. Kinapture ang idea kasi ni Magnus mag-rook D2 para pag binigay nga naman yung pawn sa A3, may bawi sa D5. Pero hindi yun ang ginawa ni Duda. Nag-rook D3 siya. Binarhan niya. So, capture, capture. Ito naman ang inihanda ni Magnus. Gusto niyang palalabasin niya rito na yung pawn sa D3 parang nasa loob ng teritoryo niya na makukuha niya rin mamaya. Parang ganon. Ang ginawa dito, nag-king F8. Ayan. So, bad move daw yan mga kamatsyas. Dito, meron na palang mabilis na lalaki ang advantage dito ni Duda. F6 lang daw. Okay? So, isa-isahin natin. Pag kinapture ng E takes F6, G takes F6 lang. So, syempre, pag kinapture yan, eh makakatulong sa black. Paki-imagine nyo, may mga sundot ng bishop B2. Maa-atake yung pawn sa A3, no? So, kaya huwag capturing yan. Ang ginawa dito sa continuation, king F1, king F7, king E1, then D4. Ayan. So, atake naman sa bishop. Nag-bishop takes D4, F takes G5, bishop E3, G4, king D2, king G6, king takes D3. Ayan, tapos king F5. So dito, tag 3 pawns nga pero mas malayo yung pawn and then weak yung pawn sa F4 na po pwedeng makapture. Kaya lamang dito ang black mga kamatsyas. Okay? So, balik tayo. Sa ganitong position, kasi dito nagkatalo eh, sa ganitong tema eh. Kapag ang ginawa naman daw ay king F2, ito naman daw ang gagawin. Capture, capture, king F7 pa rin. King E1, King G6, King D2. Ah, pareho lang pala, no? Halos pareho lang idea. So, Bishop takes G5, Capture, Capture, King takes D3, King F5, King D4, then King E6. So, mamimaintain ng black ang pagkalamang ng isang pawn. So, lamang ang black pa rin. Okay? So, balik tayo dito sa F6.
Pag break ng F6, kapag ang pinang-capture naman ay G takes F6, ito naman ang gagawin daw. G takes F6, king F2, F takes E5, F takes E5, may bishop H4 check na pang-abala. So pag nag-king F3, then king F7, ang idea lalapit sa E6 para atakihin ang pawn sa E5. Bishop F4, bishop E1, king E3, D2, king E2, king E6. Na dito, kung kakapturein, capture, eh, lamang pa rin ang isang pawn ng black. So, winning na dito sa king and pawn ending na ito. Okay, so yung F6 daw ang mas mabilis, mga kamatyas. Mas may impact agad. Yan ang mabilis. Pero, dahil nag-king F8, ayan, nagkaroon ng pagkakataon dito si Magnus na maka-equalize. Pero ang ginawa niya, nag-king F3. Balik uli, decisive advantage for black. Ang accurate daw dito na tira ay king F2. Yan ang tira daw. Na kapag nag-F6, capture lang daw, capture, king E1, capture, king F7, may king D2 kagad. So, malaki ang pinagkaiba nito, mga kamatyas. Kasi kung king G6, eh, magki-king takes D3, bishop C7 lang ang gagawin dito ng black. Kasi hindi pwedeng makipagsabayan, ha? Pag ganyan, capture, may king D4. So, kanina, yung king nasa F6, na makaka-king E6, para depensa ng D5, pero dito ang diferensya, nalayo yung black king. Oh, losing pa ang black dito kasi mas malapit ang king. Pag na-capture na ang D5, magkiking D6, king C7, mas malapit yan na makakatagpas ang pawn, then magpo-promote na. Okay, malapit ang pamamalengke kumpara sa black king, ang layo. Okay, mga kamatsas. So, kaya dito, after king takes D3, ang ginawa lang ay bishop C7 na ang idea, pag nag-king D4, may bishop B6 check. Ayun, tago sa bishop, obligadong umatras. Balik ulit bishop C7. Okay, king D4, bishop B6, king D3, equal. At least malaking chance na to sa white, no? Okay, so balik tayo. Pero ang ginawa kasi ni Magnus, imbis na king F2, nag-king F3, then dito naman, nag-king E7 si Duda. Ang idea niya, mag-king E6, then pupunta sa F5. Pero na-miss na naman niya ang pagkalamang ng malaki, F6 daw ang tira dito, mga kamatsas. Yan pa rin daw, na kapag nag-G takes F6, G takes F6, bishop D4, bishop C7, king E3, king F7. So dito, hindi pwedeng basta-basta capturein yung pawn sa F6 kasi mayroong bishop takes F4. Okay, medyo malalim talaga itong endgame battle nila, mga kamatsas. Na pag kinapture, syempre may D2. Kaya tendency, huwag nang capturein yung bishop sa F4. Pero, meron ng pangalikot na bishop C1, maa-atake yung weak pawn sa A3, mga panggulo-gulo ng ganyan, mga kamatsas eh. So, kaya dito ang ginawa, king E3, king F7, E takes F6, capture pa rin sa F4, king takes D3, then king E6, nag-bishop C3, bishop G5, nag-F7, pero kakapturein lang yan eh. Capture, then babalik ulit sa E6, kayang proteksyonan ang extra pawn. So, winning pa rin daw ang black dito, mga kamatsas. Okay? Pero, after king F3, king E7 nga ang ginawa ni Duda, ayaw niya talaga ng F6, nag-bishop C5 check, king E6, nag-king E3, nag-king F5, then kumapture sa D3, nag-G6 lang dito si Duda. Bakit? Kasi kung kakapture naman niya ang pawn sa F4, may trick yun, may G6, mga kamatsas, ang lakas. Na kapag kumapture, may E6. Ito continuation ng computer engine na binigay. E7, obligado ng capture niyan, magpo-promote. Capture, G4, may king D4, G3, bishop C5 lang. Okay? So, ang idea, para pag nag-G2, king takes D5, salo yung paparating na G1 promotion. Yan ang idea ng bishop C5. So, dito, king F3, B5, G2, king takes D5 na, nag-king E2, king D6, king F1, nag-B6, G5, king C7, G4, king takes B7, G3, king A6, G1 queen, capture, B7, G2, and B8 queen. Alam natin, basically, panalo ang white dito kasi nga nakabara pa yung black king sa pagpupromotan plus tempo up ang white. Okay? So, pagpalagay nyo na nga, i-exchange yung queen dyan eh, sa pawn, tapos yung king, capturein yan, pawn sa A4, king B5, panibagong queen na naman. So, winning talaga. Okay? Balik tayo dito. After king takes D3, ang ginawa ni Duda muna ay nag-G6, good move. Then, nag-bishop E3. Yun nga lang, dahil nga sa plano ni Duda na king F8, king E7, equal ang evaluation nito. Nag-bishop C7,
nag B5 yan. Isa pa sa alanganin ginawa dito ni Magnus, mga kamatchas. Nagkaroon kasi ng way dito si Duda na maka Bishop D8. Ang idea, Bishop E7, matarget naman ang weak pawn sa A3. Ang tira lang daw na safe dito ay King D4. So, kakapturein yung pawn sa D5. Yan ang idea. Then, Bishop B6 check, bababa, pwersado King D3. Hindi naman pwedeng iwanan ng Bishop sa E3, di ba? Then, Bishop C7. Equal daw. Okay? Pero, ang ginawa nga, nag B5, nagkaroon ng panibagong pintuan si Duda. Nag King D4, Bishop B6 check, pinaatras, Bishop D8, King D4, at dito nagbago isip, nag Bishop E7 na. So, na-realize dito ni Duda na siya yung may mas pilit dito. Nag Bishop C1, dinipensahan muna ang pawn sa A3 kasi vital yan. Pag nawala yan, eh, magdedire-direcho, may komplikasyong malaki. Then, nag King E6, binalikan naman yung pawn sa D5 kasi nga, kakapture niya ng pawn ng king yan eh. Nag Bishop B2, Bishop D8 ang idea, magbi-Bishop B6 check. Nag King C5, nag Bishop A5, ang ginawa nga lang ni Magnus dito mga kamatyas, nag Bishop C1. Na-pressure siya sa idea ng Bishop A5 na pupunta sa D2, then tatagpasin ang pawn sa F4. Okay, na-pressure si Magnus dyan. Kaya siya, nag Bishop C1, yun nga lang, nahatulan yan ng strong computer engine na blunderacious. Blunderacious pala yan. So dito, para equal, ang tira lang daw ay Bishop D4. Hindi naman daw pwedeng mag-Bishop dito para mapasubo rito kasi may King B6 eh. Pag nawala yung pawn sa B7, magdidire-diretso rin yung B-pass pawn eh. So, yan ang komplikasyon. Kaya dito, ang binigay na lang, eh, nag-Bishop D8 o kaya Bishop C7. Abang-abang na lang. Equal. Basta importante, huwag makapasok yung King sa B6. Okay? So, balik tayo. Ang ginawa ni Magnus kasi, nag-Bishop C1 para ma-prevent. Yun nga lang, natumbukan dito ni Duda ang napakalakas na Bishop C3. Good move. Okay? So, hindi makagalaw ngayon yung Bishop. Kasi pag nag-Bishop E3, may Bishop B2. Mga ganong idea. No? May mga pangulit. Then, timing ng D4. Ang ginawa, nag-B6. Okay? So, dito, ano naman ang mangyayari kung mag-King B6 para naman atakihin yung pawn sa B7? Itong continuation, may D4. King takes B7, may D3, B6, D2, mabilis, obligadong capturein. Then, King C8, may capture, B7, Bishop takes E5, ayun o. Habol yung B8 eh. Na kapag nag B8, makipagsabayan, capture, then King F5. Pag nawala na yung pawn sa G5, talagang mauunang makapag-promote ang black dyan. Okay? Balik tayo, ang ginawa dito, nag B6, nag D4, King C4, syempre para mapigilan yung D3, push, nag King D7. Nagkaroon naman ng ganyang maniobra si Duda na mag King C6, tagpasin ang pawn sa B6 na overextend. So, nag Bishop E3, interesting sacrifice si Magnus, pero hindi pinansin ni Duda, nag Bishop B2. Bakit? Ano laman yan? Mga kamatyas, mapapatagal tayo, pero gusto ko pong himay-himayin sa inyo ha. Ano ang dahilan kung bakit hindi kinapture ni Duda? Ito kasi ang laman. May King takes Bishop. Na kapag nag-King C6, King D3, King takes B6, may F5 kasi si Magnus dyan na nakahanda. Kaya nakita niya yan eh. So F5, ano idea ng sacrifice? So dito, may dalawang tira. G takes F5, may E6 sacrifice. Na kapag kinapture, may G6. Lulusot eh. Ang layo yan, di aabutan ng black king yan. Okay? So kung hindi naman papansinin yan, di pa rin aabutan eh. Layo. Diba? Layo. So, balik tayo. Ngayon, kung hindi naman capture ng F5 sacrifice at mag-King C6, may E6 naman. Na kapag kinapture, mayroong capture, ayun na nga, ganun pa rin ang idea. Okay? So, dito, pag nag-King D6, mayroong E takes F7, King E7, capture, King F8, capture, na ito, makukuha yan ng King. Okay? So, dito, pag nag-B5, King D4, sacrifice, wala capture, A3, pasok sa rule of square, aabutan ng pawn. Okay? So talagang mahiwaga ang king and pawn ending. Nakita nila yan mga kamatyas kung bakit na-realize yan ni Duda, hindi niya ginawa. Kaya ang ginawa niya, pag Bishop E3 sacrifice, nag Bishop B2 na lang siya. Good move. Pinakapture ang D4 pero may bawi naman siya sa A3. Then Bishop E3, ang idea kasi, magbi-Bishop C1 yan, may target sa F4. Iningatan ni Magnus, nag Bishop E3, nag-Bishop B2, another good move. Ang idea, para makapag-progress ang A-pass pawn. Nag-A3,
nag-king b3, nag-king e6, nag-king a2, nag-king d5, nag-king b3, nag-king e4. Grabe ang maniobra ng king, no? Gapang. Bishop d2, nag-bishop d4. Good move. Na-realize si Duda, sige, sayo na yung pawn ko sa e3, pero tagpasin ko ang pawn mo sa b6, parang gano'n, no? Capture, capture! Nag-king b4, at dito mga kamatsyas, ano kaya ang last shot na binitawan ni Duda na good move na naparesign si Magnus? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para may pause, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Last shot, bishop f2, nag-resign na si Magnus. Bakit? Ang idea, totally hopeless, magbibishop g3, then tatagpasin ang pawn sa f4. Okay? So, kasi dito, maaring may nakaisip sa inyo, eh blunder ratios yan. Kakapture and capture, may f5 nga, kagaya nung nakita natin kanina. Na magdediretso, lulusot ang isa dyan. May mga sacrifice, tas lulusot ang isa. Okay? So, magpupush na rin yan. No? Kung di man capture yan, magpupush pa rin yan. Di naaabutan yan. Yan ang dahilan mga kamatsyas kung bakit nag-resign si Magnus dyan at nangangahulugang si Duda ang susulong sa pinale kontra naman sa pambato ng Russia na si Super Grandmaster Sergey Karyakin mga kamatsyas. Okay, so at least si Magnus, bagamat exempted na siya rito sa World Cup, kasi nga, dito kasi ang top 2 sa World Cup mga kamatsyas, lalaro pa lang sa candidates. Na kung sino ang magcha-champion naman sa candidates round robin, yun naman ang haharap kay Magnus para challenger na posibleng makaagaw ng kanyang titulo as world champion. Pero dito pinatunayan ni Magnus nilaruan pa rin niya, no, para gusto niya laruin talaga yung iba pang mga players, challenge na rin, 'di ba? Eh kung sa pera naman, di naman niya kailangan premyo dito, super big time na siya. So gusto niya lang i-enjoy yung ano niya, yung paglalaro niya. Maganda na rin ang pinakita ni Magnus mga kamatsyas. Yun nga lang, nagkataon, syempre ganyan talaga chess, nagkataon condition na condition dito si Duda, napakahirap talunin. Pero malaman natin sa pinale kung papasa ba siya, makakalusot kay Karyakin. Okay? So, di ba natanong ko ito nung nakaraan mga kamatsyas na sino kaya ang iniisip ni Karyakin na gusto niya makalaban sa finals? So, kung ako kasi si Karyakin, parang ang gusto ko makalaban si Duda eh. Kasi parang mas magaang-gaang ko. Syempre, di hamak kumpara sa world champion, no? Parang, kumbaga, mas madaling makuha ang World Cup title, parang ganun. Pero, ayan, Duda nga ang nanalo. Naku, mukhang medyo parang napasaya si Karyakin, ha? Pero, huwag siya pakasiguro, baka tagpas hindi siya ni Duda. Okay, maraming salamat sa inyong lahat, mga kamatsyas. Sana natuto kayo dito sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze natin, comment nyo na lang sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.